good morning. So, andito pa rin po kami ngayon, guys, sa Malaysia. So, kakain na kami ngayon sa labas ng lunch. Punta kami ng Berjaya Times Square kasi dito malapit yung condo na tinutuluyan namin. And for today, mag-share ako sa inyo ng secret, yung aking skincare routine. Kasi ang dami niya nagtatanong sa akin kung ano ba yung ginagamit ko sa mukha. Eh, wala naman talaga dati. Kasi tubig-tubig lang ako. Tsaka kung ano lang yung sabon na magamit ko sa CR. Alam niyo yun, wala talaga, as in. So, ang dami nagsasuggest na gumawa daw ako ng vlog kung ano yung aking skincare routine. So, finally, meron na po akong skincare routine na pwede kong i-share sa inyo. Kasi aminin natin na tayo, hiyangan talaga tayo sa mga ano eh, sa mga sabon na ginagamit. Hindi lahat ng para sa kanya ay para sa'yo din. Diba? Parang sa pangarap lang yan eh. Hindi lahat ng para sa kanya ay para sa'yo at hindi lahat ng para sa'yo ay para sa kanya. Umugot na naman tayo ang aga-aga. So, ayun, isa-share ko po sa inyo kasi ito, nag-work siya sa akin. So, simulan na natin ngayon bago ako maligo kung ano yung gagamitin kong sabon. So, ito po yung set na ginagamit ko. Ayan, Beauty Vault. Ang cute ng lalagyan niya. So, dito tayo sa CR. Ayan. Nakapwesto na po dyan yung sabon ko para anytime na maghilamos ako. Dito, kumukurot sa gilid. So, ayan, tapos na ako maligo. Since mainit sa labas at lalarga kami, kusan-san kami pupunta, ito yung gagamitin kong sunblock. Yan. Tinted sunblock cream SPF 45. So, ibig sabihin, malakas yung ano niya, yung kanyang SPF. Ito yung view sa labas namin, guys. Puro mga sinampay na. O, ayan, o. Yan. Dito kami nagpapatuyo ng damit. At ito yung view. Yes. Patunay na mainit po talaga sa labas. So, maglalagay na tayo sa mukha. Pag open nyo, meron siyang maliit na kutsara. Kutsarita. Ayan. Ito yung tsura niya. So, syempre, ito yung gagamitin natin. Ganito po yung loob niya. Parang creamy chocolate. Brown siya, hindi siya white kasi parang foundation na din siya. So, all in one. So, ito na lang ilalagay ko maghapon. Malamig siya. Pag maaraw, hindi naman talaga ako naglalagay ng foundation or makeup. Sunscreen lang, tapos lip tint. Alam niyo naman kung paano ko ginagawa yung lip tint ko, di ba? Sa lips, tapos sa cheeks, yun na din yun. Lagyan natin sa leeg kasi importante po ang may sunblock ka din sa leeg. Kasi yung leeg, yung pinakamadaling tumanda sa atin. Mas madali po siya ang kumulubot. Hindi siya malagkit at hindi din siya madulas. Parang hindi mo na din kailangan ng powder kasi yun na yun, as in all-in-one na po siya. There you go. So, I'm ready. Fresh na fresh. Mag-ibihis na po ako. So, see you later. Okay. So, pupunta na po kami ngayon ng Berjaya Times Square para mag-lunch kahit alas dos na po. Okay. So, after 5 years, andito na naman kami sa Berjaya Times Square. At kasama ko pa rin si Almira. Yes, my yes. Nakakamiss, no? Oo nga. Pakiramdam. Ito po yon. Papakita ko sa inyo. Throwback. Pasok. Hello! Ayan, continuation po ng video. Andito po kami sa Berjaya Times Square. And, ayan, maraming nagtitingin na po kami dito. Ayan, napakaliwanag po sa labas. 7 PM na po, pero napakaliwanag. Parang alas na pa rin po. Ayan, so, mamasal po kami dito. Bye! Ay! Butang ito! So ayan, hindi pa ako vlogger nung time na yun, pero mahilig na talaga ako mag-video-video, diba? Correct, tama ka so, yun. Yay! Kakain na kami pero hindi sa loob ng mall, kundi sa labas. Kasi mag-throwback din kami sa mga pinuntahan namin dati, okay? Tatawid lang po kami dun sa bridge, tapos pagtawid namin, yun na po yung mga kainan. Yun yung kainan sa labas. Yun yung mga murang kainan na ikaw yung mamimili ng gusto mong pagkain, tapos depende sa mga kukunin mo, yung babayaran. So, dito na kami sa bridge. Ayan, o. Tatawin rin namin napunta dun sa kabilang side. So, marami din pong mga street foods dito sa labas. Ay! Ate, pinahirapan mo ba? Pinay ka, te! Ate, yung may mga kainan, ay, saka ba yung... So, pinay po si ate at ang nakakalungkot na balita, ang sabi niya, wala na daw yun ngayon. Kasi 5 years ago na nga naman yun, nakakalipas. So, wala na daw yun. Nalipat na daw sa ilalim ng mall. Di ko alam kung yun pa rin yung mga tindera nun. Pero, sad, may mga bagay talaga na napapalitan na or nawawala na. Ito yung throwback nun dati. Ito, nakanila ko si Singilin. Gano'ng kadami po lang may ilalagay kasi plato ko. Yan, Tepa. Ano ka,
para makakain ka naman ng Malaysian food, oh. Konti na lang ilalagay ko para mura lang. Hindi, magkukuripot ka na naman. Mas magkakasundo kayo niya kasi maangang eh. Eh, hindi ako makain ng ganyan. Oo, hindi daw maangang yan eh. Bakit mo ka baboy? Hanggang dito ba? Hoy, hanggang dito ba naman sa Malaysia, di baboy ba? Hindi eh, yan lang yung di maangang eh. Piliin mo naman, huwag naman puro ano. Gusto ko ng taba. 2 ringgit lang daw, sa'yo sabihin 20 pesos lang yun. Oo. Natawa sa akin yung Malaysian kasi. Sige, okay. Pwede na yan. Kumain na tayo, ha? Kumain na ulit. Bye-bye. So, itolak mo natin. Tolak. Ang init mo dito. Naka-jacket ako, yung totoo. So, ito yung dating karinderya. Napalitan na po siya. Mas naging high-end na siya. Dati kasi as in karinderya lang talaga. Ito na po yung mga pagkain dito. Okay. Another. Nagkakaintindihan po sila. Another order. Ha? That's all? Yeah. You want biryani? Chicken curry. Chicken curry with biryani. So, hindi ko na po kinaya. Nagubad na ako ng jacket kasi sobrang init. Hindi ko rin maintindihan bakit ako nag-jacket. Init. Summer na summer po dito kahit December. So, tikman natin yung mango shake nila. Sarap! Pansin ko lang lahat ng waiter nila and lahat ng mga trabado na dito, puro lalaki. Wala pong babae, hindi ko alam kung bakit. Kung alam nyo, comment lang. Puro sila lalaki. Lahat po pala dito nagkakamay. Bagay pala ako dito kasi hindi ako magkamay eh. So, yung apple juice ni mami, pinaka-takeout niya. Ito po yung blood bank. Ang tawag nila dito ng takeout, take away, inumin mo na yan. 18 lang to. Wala na ba tayong pambayad? Ulang ko ba yung hugas, pinggan ka na. Jello, hugas ka na, or pakiusapan mo na lang sila. Total, magkakamukha naman kayo. Kami nang telepon ako. Sige. Nagugas ang pinggan sa Malaysia. Pakipunasan na rin yung table, ha? Sige, wait lamang yung take ka. So after kumain, usually naman naaantok tayo, di ba? So inaantok na po ako ngayon. Pero syempre last day namin, so kailangan ikutin mo lahat. So mag-ikut muna kami at mamimili ng mga pasalubong sa area na yon. Okay, so I'm home. Dito na po kami sa bahay. Sobrang dami namin ginawa buong araw kasi tinodo na po namin dahil syempre last day na namin, bukas uuwi na kami. At eto na nga po, kitang-kita niyo naman sa pagmumukha ko. Hindi ako naglagay ng powder, hindi ako nag-retouch or anything. Ito pa yung mula umalis ako kanina hanggang ngayon. O ba? Diba? Yan lang yun. Wala akong ibang ginawa, walang foundation or anything. Basta yung sunblock lang po yung nilagay ko. And parang fresh na fresh pa rin ako kahit sobrang pagod na yung itsura ko. So ayun, magpahinga muna ako ng konti. Tapos, maghihilamos ako. Huwag po kayong agad-agad maghihilamos pag uwi nyo ng bahay. Kasi turo yan sa akin ng lola ko. Or kung may lola kayo, o may mga matatanda sa buhay ninyo na nagpapayo, sinasabi nila, di ba, na pagdating mo, magpahinga ka muna, huwag ka agad magbabasa ng mukha. Kasi yung mata, delikado. So, ako naniniwala kasi ako sa ganun. So, eto na. Magpapahinga muna ako ng konti bago po ako maghilamos. Minsan naman kasi, pag hindi ko na talaga kaya, nagtutoner na lang ako, naglilinis na ako ng mukha ko, tapos tulog na ako. Yun yung mga panahon na yun talagang warak na warak ka na. Yung pagdating mo, gusto mo na lang humiga at di ka na magpapalit ng damit yun. Nag-toner pa rin ako sa mukha. Pero pag ito, kaya ko pa naman, konting pahinga lang, tapos maya-maya, lilinis na ako ng mukha, maghihilamos na ako para fresh, diba? So, balikan ko kayo mamaya kapag nakapagpahinga na ako, okay? Okay, so maghihilamos na tayo. Using this. Okay guys, so na-freshen up na ako dahil naghilamos na ako. Ang next na gagawin natin, ito yung ginagawa ko tuwing gabi. Kanina din ginawa ko to after kong maligo. Itong toner. Premium Rejuvenating Toner. So, ayan. Okay. So, ayan. Sobrang linis na ng mukha natin at ang lamig. Next ay... eto. Tadaan! Ayan. Ito naman yung cream ko kapag gabi. Beautiful Glass Skin Essentials Rejuvenating Cream. So, as usual, meron din siya ulit na kutsarita. Tapos, ito yung kulay niya sa loob. Ayan. Medyo yellowish. So, malamig po ito. Yun
lang, ganun lang kadali. Natuklasan ko po na itong Beauty Vault ay nakakatulong sa mga taong may melasma, may pimples, pimple marks, acne. Siyempre, nakakalight po siya ng skin. Tsaka alam naman natin na gustong-gusto natin nowadays yung meron tayong glass skin, di ba? Mala Korean look. Kung gusto mong ma-achieve yun, ito yung gamitin mo. Tsaka ang pinaka nagustuhan ko dito guys, eh napaka-affordable niya. Kaya yun yung kinaganda niya. So, itong isang set na to guys, ayan, ang laman nito, Kojic Soap, Rejuvenating Toner, Rejuvenating Cream, at yung sunblock. Yun yung ginamit ko kanina bago ko umalis ng bahay. Bet na bet ko talaga tong sunblock na to, kasi tingnan nyo naman, as in, wala na ako nalagay sa mukha ko kanina, diba? Yun na yun, tsaka lip tint lang. Kasi meron din silang, ano, for maintenance na. So, siguro, kapag na-achieve mo na yung gusto mo na itsura dito sa set na to, ito, meron silang maintenance. Ito, ang cute din na itsura, ayan, oh. Ito naman yung whitening and maintenance set. Ayan, meron din ako nito, syempre. So, paano nyo ba ito mabibili? Tsaka, mabilis mo siya mabili sa online. So, maglalagay ako ng mga links sa baba kung paano. And, pwede nyo po itong i-visit sa kanilang Facebook. Ito yung Facebook nila. Follow nyo na rin si Popshi Leo. Dito naman. Ayan. And, syempre, dahil every Sunday live ako, alam nyo naman yun. So, sa next live ko, abangan nyo yan. Magbibigay po ako ng set nitong Beauty Vault. So, abangan nyo yan, okay? San po yung ipapamigay ko? Ito rin, meron din ako mga ibang products pa nila. Binili ko na rin ito. Milk Tea Bleaching Soap. Alam nyo naman, lumalabas tayo sa arawan. So, kailangan ma-maintain yung kaputian. Ayan. O, tapos yung lotion. Ito na rin yung gamit ko sa kanila. And of course, yung body scrub. Para pumuti yung mga singit-singit natin. Alam mo yan, kailangan pantay yung kulay. Kasi, pag hindi pantay yung kulay, may mga masasabi ang ibang tao. Ay, ang itim ng siko. Ay, ang itim ng tuhod. Di ba, minsan ang hirap pag nasasabihan ka ng ganun. So, maging maingat na lang tayo, di ba? Kung pwede naman gumamit. And kung mura lang naman, eh, di go na. Why not, di ba? Kung para sa sarili mo naman. Anyways, ayun na nga. Dahil dyan, magpapahinga na po ako. Ang wish ko para sa lahat ay sana naiwan nyo na lahat ng mga sakit na nararamdaman nyo sa nakaraang taon. Panibagong buhay, panibagong yugto. Be a better version of yourself. Kung iniwan ka man ng jowa mo, kung heartbroken ka man, or pinagpalit ka man, alam mo, ang dapat mong gawin, magpaganda ka na lang para at least inaalagaan mo yung sarili mo, huwag mong pabayaan. So, huwag ka lang mawawala lang pag-asa kasi baka mamaya, mali mo, makita mo pa rin yung forever mo. Mali mo, this year na. So, ayun na nga. Good night, guys. Salamat sa panonood ng video ng ito. Salamat sa pagsama sa akin. And don't forget to like this video, share, and syempre, subscribe to my channel. Bye-bye!